And welcome to your once a weekend habit, life, stories, songs with me, Jed Madela. And this week, kakaiba ang ating vlog kasi ito ay magiging isang kwentuhan vlog kung saan ikukwento ko sa inyo kung paano nagsimula ang isang Jed Madela na ngayon ay isang concert performer na. Yes! Sa mga hindi nakakaalam, magta-throwback tayo at mag-re-rewind tayo ng konti kung saan nagsimula ang isang Jed Madela. Ang music at ang pagkanta ay bahagi na ng buhay ko. Buong pamilya namin, musically inclined, back in Iloilo, walang araw na dumaan na hindi punong-puno ng musika ang bahay namin. It's either may kumakanta, may sumasayaw, may tumutugtog ng piano, may tumutugtog ng gitara, kasi nasa isang compound kami. Every day may mga naririnig talaga akong music sa bahay namin. Kaya, music was a normal thing. It was each and everyone's hobby. Hindi ko nga naisip na papasok ako sa industriyang to. So, when I was younger, tutok na tutok talaga ako sa pag-aaral. Although, sumasali naman ako sa mga contest, pero hanggang doon lang. Naalala ko din nga nung high school ata ako o elementary ako noon, usong-uso talaga yung dance entertainment. May mga agents na pumupunta sa bahay namin. Pag naririnig nila akong kumakanta, ini-invite nila ako na mag-audition. Kaso syempre, yung tatay ko, he made it a point na ang education ay ang priority. Kaya tinanggihan niya lahat yon. Walang showbiz, walang kantahan, walang ganun na naganap. Kaya tutok pa rin ako sa pag-aaral ko, so school was always a priority. So I finished school, medyo early ako nakatapos, siguro mga 18 lang ako or magna 19 pa lang ako. Graduate na ako ng college. The first thing na gusto ng tatay kong gawin ay mag-apply ako ng trabaho. So pinadala niya ako ng Manila para mag-apply as a flight attendant. So yun! He entrusted me to my tita, his sister, Tita Annie, to help me find a job. So ayun, naghanap-hanap kami kunwari. Ay hindi, pero naghanap talaga kami. Nag-apply ako as a flight attendant sa isang airline. While, ginagawa yung mga process na yun, nakita namin sa TV. One day, nanonood kami ng ASAP and guest doon si Ringo Marquez. Ang isa sa mga hosts din doon si Joey Mead. And they were looking for a male singer to audition for a part in a band. So nakuha ng tita ko yung contact details. Nag-audition ako. Tapos nakuha ko as part of the group. The group is called POSE, POSE, People of Synchronized Energies. And yung concept ng bandang to ay mga models na kumakanta. Huwag kayo mag-react kasi dati payat pa ako noon, okay? Kasi talagang model-model kunwari. Yun yung first band ako, yung POSE, and we became the house band of Fashion Cafe in Makati. May konting twist ang tadhana. One day, may isang friend yung tatay ko who happened to watch us perform in Fashion Cafe. Tapos, nung umuwi siya sa Iloilo, sinabi niya sa tatay ko, "Uy, ang galing ng anak mo! Nakita ko siya, napanood ko siyang kumakanta doon sa isang bar sa Manila." Sabi ng tatay ko, "Ah, hindi! Ano siya? Nag-a-apply siya as a flight attendant." So sabi niya, "Hindi ah, siya yun eh, kilala ko yung anak mo eh, galing-galing nga niya eh." So my dad, hindi naniwala sa friend niya, pero pumunta siya ng Manila, hinanap niya yung Fashion Cafe, at nakita niya nga ako doon na nagpo-perform, at hindi siya nasiyahan. Right there and then, that was my last performance, and he brought me back to Iloilo. Galit na galit siya, and then pagdating sa Iloilo, sobra akong frustrated, sobra akong lungkot. Wala akong ginagawa kasi gusto niya pa rin ako mag-apply ng regular na job. But one day, may isa siyang friend, sabi niya, "Total, wala namin ginagawa si Jed. Pakantahin mo muna yan sa banda." May banda yung friends ko dito na naghahanap ng singer. So I auditioned again and I got the part, and this time this was Divest. Na band sa Iloilo na biglang, naging vocalist nila ako. Sa awa ng Diyos, sumikat ang Divest sa buong Iloilo. Not just in Iloilo, but in Bacolod, in Cebu, Boracay, and even in Manila, umabot yung pangalan namin doon. Yun ang naging trabaho ko for a while. Naging band singer ako. One day, nagbakasyon ako sa Manila, binisita ko yung tita ko. Sabi niya, "At least, ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo. You're singing and you're happy. Hayaan mo, one of these days, hahanapin natin ang manager ni Regine Velasquez, who happened to be Ronnie Henares before. Siya ang pamamanagin ko sa'yo." Yung mga ganung mga dreams namin ng tita ko. We went to a bar to visit a friend who was performing there. Ex-girlfriend. Yes! Tapos kinuha niya ako mag-jam on stage. So I went on stage and the song that I sang was In Your Eyes by George Benson. And for some weird twist of fate or coincidence, guess who was there sa audience?
Ronnie Henares. He happened to be the entertainment director of the bar. And he saw me, he asked me, sabi niya, do you have a manager? And he asked for a demo. Ayun, it all started from there. Dinala ko yung banda ko sa Manila. Minanage kami ni Ronnie for a while, for a couple of years. And then he told me that I'm going to make you my male Regine. So ayun, yun yung kwento. Doon na nag-start ang aking pagbabanda. In Manila, 1 year kaming nagsama ng Divest. And then they had to go home kasi taga-probinsya lahat. They had families. And we formed Prime Council. And doon talaga siguro sa pagbabanda, doon ko nahasa yung sarili ko, yung boses ko. I learned the techniques, I learned the do's and the don'ts of singing and performing. In all honesty, I was a very timid person. I would not talk. Yung tipong kakanta ko after kong kumanta, thank you. Yun lang, and then papasa ko sa keyboardista ko. Yung keyboardista ko ang magsaspiel for me. Na parang, good evening everybody, welcome to ganito, ganyan, ganyan. This next song is ganito, ganyan. Okay, Jed, take it away. Kakanta na naman ako tapos thank you. Yun lang yung sasabihin ko. But eventually, I had to learn how to do spiels. I had to learn how to deal with the audience, talk to people. I kinda gradually earned my confidence. And yung pagkadaldal ko, dahil sa pagbabanda. Sa pagbabanda, ang dami kong natutunan talaga. And siguro dun ko na-apply sa sarili ko sa pagpo-perform ko sa mga concerts ngayon. Looking back, all my concerts have all been very special to me. The first concert was called The Voice Behind the Gold. Ito yung concert na ginawa ko sa Music Museum right after I won the Grand Champion Performer of the World at the World Championships of Performing Arts sa Hollywood, California. Yun yung unang concert ko that was directed by Direct Floyd Quintos, and my musical director was Mark Lopez. And may isang kanta doon, I think it was the opening of this concert, it sealed my name as the male biritero. Kasi pinakanta sa akin yung song na Phantom of the Opera. It's one intense song talaga that really tested my pipes. Sobrang taas, sobrang challenging talaga. Pero kahit papano, nagawa ko siya. And it became like a signature song for me. Lagi nire-request. And since then, lagi na ako pinapakanta ng mga matataas na kanta. After The Voice Behind the Gold, I did a couple more concerts. And each concert talaga, very memorable. Kasi for me, a concert should be a celebration, a reflection of the artist's personality. The next concert na hindi ko makakalimutan din ay ang aking homecoming concert sa Iloilo. It was at the University of San Agustin Gymnasium and it was a full house. First time ako naka-experience ng isang sold-out na concert na punong-puno ng dahil sa akin. And it felt really good kasi homecoming ko. I was in my hometown in Iloilo. One number was this mashup of the songs Go the Distance and I Believe. There's a part sa lyrics na sinasabing, I have often dreamed of a far-off place where a hero's welcome will be waiting for me. So dun pa lang, nag-sink in na sa akin na, wow,
this is it. This is the place. This is my hometown. And parang heroes welcome ito. And then medyo sumikit na yung dibdib ko. Medyo naging emotional na ako. Eventually, my voice started cracking kasi yung puso ko was really, really overwhelmed na. Not because of lungkot, but because of happiness. Because people were already screaming. People were giving me loud applause. Sumisigaw na sila. And I felt the love. And ayun na, hindi na ako nakakanta. And also, the entire gymnasium was full of lights. Napuno siya na parang mga bituin sa langit. And then it was a very overwhelming feeling. There were parts of the song na nagsisintonado na ako, nafa-flat na ako. At talaga may part talaga na umiyok na ako. May part na tumigil na talaga ako. Whenever I do concerts, kailangan talaga may puso. Kailangan may inspiration. Kailangan may kwento. Basing on that previous experience sa homecoming ko, I am very emotional. I am very sensitive when it comes to performing and singing. Talagang ramdam na ramdam ko lahat ng mga songs, ramdam na ramdam ko lahat ng mga hugot ko sa buhay and ina-apply ko talaga sa mga songs na to. Another experience in another major concert that I did was on my 10th anniversary concert. It was called X, the Jed Madela 10th anniversary concert, and it was at the Philippine International Convention Center. There was one number that I dedicated a song to my parents, my mom and my dad. And na-overwhelm lang talaga ako with the words of the song kasi all I ever wanted, aside from singing, was just to make my parents proud. It was just to carry the family name with pride. And I just had to do a tribute para sa mom and dad ko who was there in the audience. I chose this song. This one's called Proud of Your Boy. Since I wasn't born perfect like that or you. Mom, I will try hard to make you proud of your was a cut from Aladdin na hindi siya naisama sa cartoon pero naisama siya sa Broadway musical. It simply says na, you know, I may not be perfect but I'm trying my best to make you proud. Siguro mga bagay-bagay na natutunan ko sa pagko-concert. So, with that said, I would like to take this opportunity to invite each and every one of you to celebrate with me on my 15th anniversary. This is gonna be a special night. It's called Jed XV Higher Than High, the 15th anniversary concert on November 16, 2018, 8 p.m. at the Araneta Coliseum. I have very, very special guests who are joining me on stage. Madaming surprise guests, and of course, I'm very honored to share the stage with the one and only songbird, Miss Regine Velasquez, who happens to be the reason why I am singing right now. Magkikita-kita po tayo doon. Please do get your tickets. Dial Ticketnet 911-5555 or go to Ticketnet online para makuha nyo na yung mga tickets ninyo. A couple of days more and I'm very, very excited already to perform for all of you, to sing for all of you, and I really do hope that you celebrate this evening with me. Once in a lifetime lang to. Hindi na natin alam kung kailan mauulit to. So please, please, please bring your family and friends to Higher Than High on November 16 at the Araneta Coliseum.